Bago mag-pandemic dito sa Pilipinas, pag sinabi nagtatrabaho ka sa isang call center, malamang sa malamang, ikaw ay nagtatrabaho sa opisina o yung tinatawag natin ngayon na on-site. Okay? Pero yun nga, nagkaroon ng pandemic, bumaliktad ang mundo nating lahat, at nagkaroon tayo ng chance na makapagtrabaho sa bahay o yung tinatawag natin na work from home or work at home. Marami ang na-excite. Kasama ako. Talaga namang nagkabiglaan. Marami rin ang hindi naka-anticipate na meron palang mga kakaibang stress at merong mga negative factors kapag ikaw ay nagtatrabaho sa bahay. Iyan ang pag-uusapan natin ngayon sa video na ito at pag-uusapan din natin kung ano ba yung mga pwede mong gawin para mapanatili yung mataas na productivity level mo habang nagtatrabaho sa bahay. Interesado ka? Panoorin mo ng buo itong video na to. Let's go! Magandang araw mga feeling athletes! Kumusta na kayo? My name is Coach Mawi. I'm a certified life coach / developmental coach, learning specialist, PPO trainer, at kung ano-ano pang mga tawag sa isang tao na nagtitrain ng mga ahente sa isang call center company. So, katulad din sinabi ko kanina sa intro, nandito tayo ngayon para pag-usapan yung mga bagay na dapat mong malaman na maaaring makapagbigay sa'yo ng stress habang ikaw ay nasa isang work at home or work from home setup. So, flashback muna tayo. Hindi ko talaga makakalimutan yung araw na ako ay napuwersa at nagkabiglaan na magtrabaho dito sa ganitong setup, yung work from home. So, March 16 noon eh. Hindi ako nagkakamali. March 16, that was a Monday. Pumasok pa ako sa office. Ang usual na pasok ko ay alas 6 ng umaga or alas 5 ng umaga hanggang alas 2 or alas 3 ng hapon. So, nung araw na yon, mga 12 o'clock pa lang, ang dami nang kumakalat sa text na magla-lockdown na tayo, isasarado yung buong Manila, mawawalan ng mga transportation, bawal lumabas, ganun lang nangyari. So, aminin ko na medyo stressful yung ilang oras na yon na nasa opisina kami. Hanggang sa dumating na yung uwian, umuwi na ako sa bahay. Tapos, mga around 4 o'clock, tinawagan ako yung line manager namin. Ang sabi, hiniuwi nyo ba yung mga laptop nyo? Kung hindi, umalik kayo sa opisina at kunin nyo. Umalik ako sa opisina, umakit ako, kinuha ko yung laptop at inuwi ko dito sa bahay. And then Tuesday, March 17, nagtrabaho na ako sa bahay. So nagkabiglaan yun. Never in my mind or never in my imagination na ako ay mag-work from home. Kasi nag-i-enjoy naman talaga ako magtrabaho sa opisina. Pero yun nga, pandemic happened, bumaliktad ang mundo ko, at napilitan akong mag-adjust on the fly. Okay naman siya. Itong mga ililista ko na mga stressors o yung mga na-experience ko ay naranasan ko. And from what I hear, nararanasan din ng ibang tao. Yung iba, nakapag-adjust na. Pero meron pa rin mga tao na hindi nila nare-realize na nakakadagdag itong mga bagay na to sa stress na nararamdaman nila habang nagtatrabaho sila sa isang work from home setup. Ginawa ko rin itong video na to para sa mga tao na papasok pa lang sa call center. Aminin natin, medyo matatagalan pa tayo siguro sa sitwasyon na to. At nandyan pa rin yung opportunity na tayo ay makapagtrabaho sa bahay. So, ginawa ko tong video na to para malaman ng mga tao ano ba yung mga dapat nilang paghandaan once sinabihan sila na, hey, pwede ka magtrabaho sa bahay, ito ang laptop, gawin mo. Okay? So, yun ang maikling kwento natin doon. So, pag-usapan na natin ano ba yung mga stressors or yung mga dapat na paghandaan kapag ikaw ay nagtatrabaho sa bahay. Tapos, magbibigay din ako. Magbibigay din ako ng ibang mga tips kung paano mo malalabanan itong mga stressors na to. Makumipiyok talaga ako. At kung paano mo mapapanatili yung mataas na level ng productivity mo kapag nasa bahay ka. Okay? So, pag-usapan na natin. Number one, ano yung number one na dapat mong pagandaan? Pag nagtatrabaho ka sa bahay, it is harder to concentrate.
So medyo obvious yan. Pero again, kung hindi mo i-anticipate, baka mawala sa isip mo. Pag nasa bahay ka, maraming factors. Diyan yung mga mahal mo sa buhay. Or kung hindi ka man kasama ng mga kamag-anak mo, maaaring magtatrabaho ka sa dorm. Kung mag-isa ka lang sa apartment, well and good. Pero mas marami ang distraction kasi maaaring meron kang TV, maaaring alam mo na wala naman titingin sa'yo, so panay ang cellphone mo. So mas mahirap mag-concentrate kapag ka nasa bahay. Isama mo pa dyan yung halimbawa, nagpapadeliver ka, meron kang delivery sa Shopee or sa Lazada. Siyempre, bigla-biglang dumarating yan. At minsan yung mga delivery, let's say, hindi lang basta pwedeng iabot sa'yo, kailangan kukunan ka pa ng picture. So yung mga ganong bagay, pagka nagkapatong-patong, makakadagdag yan sa stress level mo. Okay? Hindi katulad, di ba, pagka nasa opisina ka, uupo ka, magko-calls ka, siguro ang distraction mo lang doon, yung crush mo, ganon. Kaya pagkakalabitin ka ng katabi mo. But yeah, pag nasa bahay, marami kang mapapansin. Halimbawa, pwedeng madistract ka sa mga gawaing bahay. Definitely makakadagdag yan sa stress levels mo. So, ano ang mga bagay na pwede mong gawin para mabawasan yung mga distractions? Ang unang-una kong tip dyan, mabilis na mabilis, ay magkaroon ka ng work from home setup. Okay, kumuha ka ng isang lugar sa bahay mo, yung location na makakatulong makabawas ng distractions. Yung distractions kasama din dyan yung mga kapitbahay na maingay, or yung mga aso, or yung mga manok. So, if you have an opportunity na makahanap ng magandang lugar sa bahay mo, gawin mo. Katulad nung nakikita mong setup. So, ayan. Ito yung pinto ko, literally. May bitana ako rito, tapos gumawa ako ng work from home setup para makabawas sa mga distraction na pwedeng mangyari sa akin. Okay? So, anticipate any distractions and then you manage it. So, that's the first one. The second thing that you know, ngayon na nasa bahay ka na, mas mahirap yung team communication. Hindi katulad pag nasa office ka, sisigaw lang yung PL mo, ay, team meeting, guys! Ganon. Walang ganon pagka nasa bahay, syempre. So, mas maganda kung magkakaroon kayo ng separate GC. So, ito yung tip. Magkaroon kayo ng separate GC or group chat, either sa Facebook o kung saan man kayo nagchat-chat ng mga teammates mo, na pang trabaho lang. Huwag niyong isama ron yung group chat para sa kwentuhan at para sa biruan. Kailangan yung group chat nyo, you have to keep it professional para sabi nga, pag nagtatrabaho ka, diba, connected to sa number one, para pag nagtatrabaho ka, alam mo na yung iisipin mo ay para sa trabaho lang. Okay? So, dalawa na yung binigay ko ha. Harder to concentrate and you have to anticipate that team communication will also be a challenge. Okay? Let's move on to number 3. Itong third na stressor na to ay napakalaking bagay. Kasi direktang makaka-affect ito sa trabaho natin. Ano yun? Yung tinatawag nating tech issues or technical issues. Number 1 na dyan, syempre yung Wi-Fi or yung internet connection mo. Diba? Aminin natin, isa yan sa mga number one na itatanong malamang ng mga line managers kung ikaw ay magpepresenta or ikaw ay ma-assign na mag-work from home. Kumusta yung internet connection mo doon sa lugar nyo? It's either you already have an internet connection prior to the pandemic or nagpakabit ka during the pandemic or bibigyan ka ng company ng pocket wifi para kumunik. And aminin natin, pagka yung mga pocket wifi ang ginagamit, it really depends on your location. Diba? Kung medyo nasa malayo-layong lugar ka or kahit nandito ka sa syudad and you live in a place na mababa ang cellphone connection, medyo mataas ang tsansa na maapektuhan ka ng tech issues. At syempre, diba, pagka tech issues, tataas yung stress levels natin. Hindi katulad pag nasa opisina ka, na pag may problema ka, either sa equipment or sa internet, tatawag ka lang na IT.
Tapos, pupunta na yung ID sa desk mo, bahala na silang gumawa. Ngayon, walang ganon. Ikaw lahat ang mag-handle ng mga tech issues. Okay? So, kailangan mong i-anticipate yan. So, ano ang mga tips para mabawasan yung stress natin tungkol sa mga tech issues, either sa internet connection or sa mga hardware or sa mga gamit na pinadala sa atin galing sa opisina? Number one, okay, kailangan mong mag-invest sa matinong internet connection. Hey, Coach Mawi, hindi naman po sagot ng company, kailangan ko ba talaga mag-invest? I would strongly suggest that you invest. Ang mindset dapat natin dito ay kung ano yung masisave mo sa pag namamasahe ka, pwede mong i-invest siya ron sa internet connection mo para lang magkaroon ka ng matinong internet connection. Kung bibigyan ka ng company ng allowance, maraming salamat. Kung sasagutin ng company yung pocket wifi mo at matino yung internet connection mo, maraming salamat. We have to be thankful. But at the end of the day, we have to manage the things that we can control. So, habang ikaw ay nagtatrabaho sa bahay, mas maganda na magkaroon ka ng investment sa matinong wifi connection. And, okay, and kailangan magkaroon ka ng mga backup at backup ng backup internet connection. Yung mga prepaid, umili ka nun. Kasi di ba yung, halimbawa kami dito, ang gamit ko ay yung PLDT, internet wifi. Nakadepende yan sa kuryente. Nakadepende yan sa, kasi siyempre nakasalpak yung wifi, di ba? Sa kuryente. Nakadepende rin yan sa linya ng telepono. So, I remember this one time na sobrang lakas ng ulan, tapos malakas yung kulog at kidlat, namatay yung linya ng telepono ko dito sa bahay. So, medyo stressful siya. Lalo na kung may klase ako, may tinitrain ako. Medyo stressful siya. At ang isa sa mga bagay na nakatulong sa akin doon ay buti na lang meron akong prepaid internet connection. At pag kumuha ka ng backup internet connection, mas maganda na magkaiba yung brand. Okay, kumuha ka ng PLDT, kung malakas yung PLDT sa inyo. Tapos kumuha ka ng ibang mga brands, just in case. Hindi ko nakasikabisado yung mga brands. Either Globe, tapos may nakita ako GoMo. Maganda raw yung GoMo. O hindi to paid advertisement, obviously. Yan. Sinasabi ko lang. But yeah, in terms of tech issues naman, sa hardware or sa mga laptop, dapat, dalawang bagay naman ang naisip kong ibigay sa inyo. Tip. Number one, dapat alam mo yung number na IP. Tawag ka sa kanila, magpa-walkthrough pa. Tsatsagayin mo yun. And number two, dapat alam mo yung direct phone number ng TL mo. Or dun sa GC na sinabi ko kanina. Dapat open ang communication mo sa mga kagrupo mo, sa mga team leader mo, or sa line manager mo para alam nila yung nangyayari sa bahay. O, maisingit ko lang. Coach, legal ba yun? Pwede ba yun? Hindi ko naman kasalanan na mabagal yung internet connection namin tapos babalikin ako sa opisina. Ang masasabi ko dyan ay we are being paid to take calls. We are being paid to be productive. So kung hindi ka productive sa bahay, dapat mag-adjust ka. Either gawa mo ng paraan habang nagtatrabaho ka sa bahay, pagandahin yung internet connection mo. Habang naghihintay ka ng internet connection, you're being paid to be productive. And then you have to make certain sacrifices. Doble ingat pag pinabalik tayo sa opisina. Kaya nga sinabi ko kanina, mag-invest ka ng mga gamit sa bahay para mapanatili mo yung productivity levels mo while working from home or while working at home. Napansin ko kasi may mga iba't ibang terms yung iba't ibang companies eh. WFM, work from home, or WAH, work at home. But yeah, that's the third factor na dapat mo i-anticipate, tech issues. Yung last two, medyo napahaba ako rin na, yung huling dalawa ay may kinalaman sa iyong personal habits. Okay? Fourth thing na dapat mong malaman ay yung lack of proper schedule. Ito yung nakakapagpabilis ng burnout. Ang nangyayari kasi pagka nasa bahay,
nakakalimutan natin na tayo ay may schedule. Yung nakakalimutan natin yung ating dalawang 15-minute break at nakakalimutan natin yung ating 1 hour na lunch. Sa opisina kasi madali yun eh. Pag tumayo yung katabi mo, pag kinalabit ka nung tropa mo, eh mag-15 minute break na kayo or kakain ka na ng isang oras. At least nakakapagpahinga ka. Sa bahay, minsan nagkakalimutan. For some reason, nagkakalimutan. So, obviously, dapat planuhin mo yung araw mo. So, that's my tip. When I say planuhin mo yung araw mo, kung kailangan mo mag-set ng alarm at specific times gamit yung cellphone mo, or kailangan mong mag-set ng email reminder para magpa-pop-up siya sa screen mo, gawin mo siya. Huwag kang mahiya. Karapatan mong kunin yung 15-minute breaks at saka yung 1 hour na lunch. Makakatulong yan para ikaw ay makapagpahinga, lumayo sa station mo, lumayo sa screen mo, tanggalin yung headset sa ulo mo. Iba kasi yung pakiramdam ng gano'n. Huwag kang magbababad sa harap ng machine mo, ng laptop mo, or ng desktop mo pagka-break mo. Okay? Very straightforward, pero maraming mga tao ang nakakalimot na gawin yung bagay na yan. And the last one, which is connected to the fourth stressor, ay work-life balance. Ano yung ibig ko sabihin? Pag nasa bahay kasi, nagtatrabaho ka, may nangyaring kakaiba sa bahay, ikaw ang gagawa. Pag wala kang calls, tatayo ka and then magtatrabaho ka sa bahay. Okay lang naman yon. For example, magluluto ka, magsasain ka, maglilinis ka ng bahay, ikaw lahat ang gagawa niya. Maglilinis ka ng banyo, mga ganun bagay, mag-aalaga ka ng bata. And in the long run, hindi napapansin ng mga tao na hindi ka na talaga nakakapagpahinga. So sabi ko nga, di ba, connected dun sa fourth one na lack of proper schedule. Yung work-life balance naman ay hindi mo napapansin na unti-unti ka nasusunog. Trabaho, bahay. Wala nang borderline. Hindi mo na ma-distinguish kung ikaw ay nasa bahay, ako ba ay naka-work mode, o ako ba ay naka home mode or house mode. Diyan maraming tao ang nahuhulog, kaya tumataas yung kanilang mga anxiety levels, tumataas yung kanilang mga stress levels. At pag hindi na-manage yan, talaga magkakaroon tayo ng problema. So, ano ang tip? Number one, it's all about mindset. Mag-mindset ka na during your shift, dapat talaga nagtatrabaho ka lang. Kumbaga, paano ba natin napapanatili yung work-life balance prior to the pandemic when we are all going to the office? Diba? Iba yung ginagawa mo kapag araw ng pasok, iba yung ginagawa mo kapag araw ng pahinga. Okay? So you have to manage that. You have to create a schedule of your own. Kumbaga, pag oras ng trabaho, yung 9-hour shift mo, yung 8-hour shift mo, trabaho lang talaga yung gawin mo. And then after that, kumbaga, nung time na nagtatrabaho pa tayo sa opisina, yung uuwi ka na ng bahay, ito na yung mga gagawin mo. And then you do what you have to do after your shift para magkaroon ng idea yung katawan natin na ikaw ay nagtatrabaho at ikaw ay gumagawa ng gawain bahay. So yun lang, naglista tayo ng 5 bagay na dapat mong paghandaan kung ikaw ay mag-work from home. Like I've said, unfortunately, mukhang matatagalan pa tayo sa sitwasyon na to at meron pa rin mga tao na mabibigyan ng chance na makapag-work from home. In fact, kahit siguro matapos na to I'm hoping na yung work from home option would still be there. Kahit mapakunahan na siguro tayo. So sana yung mga companies, bigyan pa rin tayo ng mga pagkakataon na makapagtrabaho sa bahay. Okay, so option siya. Alam ko, hindi lang ito yung mga bagay na may isip ng tao na naranasan nila or mararanasan nila kapag nagtrabaho sila sa bahay. And please, I encourage you to comment down below kung meron akong mga nakaligtaan, ano yung mga nakadagdag ng stress sa'yo nung nagtatrabaho ko sa bahay, at ano yung mga ginawa mo para mapaglabanan yung mga stress factors na ito. Okay?
Maraming salamat kung nandito ka pa rin dito sa part ng video na to. Again, kung trip mo yung mga ganitong videos, bukod sa mga call center topics, gumagawa rin tayo ng mga exercise videos, gumagawa rin tayo ng mga bike-related videos, basically yung mga ginagawa ko para mawala yung stress sa buhay ko. And meron tayo, of course, mga life coaching hack videos all over this channel. So please, again, please subscribe, hit the like button, hit the notification bell. Again, comment down below para makapag-usap tayo. And kung feeling mo mas marami pa tayong matutulungan sa, you know, sa mga videos na ito, please do share this video or my other videos on your social media timelines para mas marami akong makapanood, mas marami tayong matulungan. As always, meron tayong sariling Facebook page kung saan pwede mo ako i-message. Meron yung mga dumarami na rin, yung mga nagme-message. So maraming salamat sa inyo. Kung meron kayong mga tanong na hindi ko nako-cover during my videos, you can always give me a message. Bigyan nyo lang ako ng time. Sasagot din ako. Siyempre, may mga ginagawa din ako dito sa bahay. Meron din ako ginagawa sa trabaho. Pero sasagot ako dun sa mga tanong nyo. Hanapin mo lang sa Facebook, Coach Mawi. Okay? So yun lang. Maraming salamat sa panonood. Ingat kayo lagi. And if you are working from home, take advantage of it. Masaya naman talagang magtrabaho sa bahay. Ang kailangan lang ay i-manage natin yung ating mga stress levels. Pero, huwag ka, meron pa rin mga tao. Ako, meron akong mga ahente na hanggang ngayon nasa opisina, pinipili nila doon. Kasi nga, itong mga nilista natin, medyo nakakapagpataas ng kanilang mga stress level. So, you just opted to work at the office. Kumbaga, doble ingat lang. Awa naman ng Diyos, wala pa naman nagkakasakit sa kanila. Mukhang wala namang magkakasakit. Basta fina-follow lang natin yung mga basic protocols. Okay? So, yun lang. Maraming salamat. Paalam hanggang sa susunod nating video. Medyo meepy yung ating next video. Hinati ko yun sa dalawang parts. Pero, yeah. Abangan nyo lang yung susunod nating video. Bye-bye! Boom!